So, kita niya dalawa yung kulay niya, white and red. So, the reason why meron siyang white is doon yung patama ng tip ng taco niyo. Okay? So, once na lumagpas ka doon sa white at doon ka sa red, tumama, lalo-lalo na kung ikaw ay mag-spin o ikaw ay magpepektus o magpapa-atras. Ano po? Ay tatalpyok siya o tatalon yung bola. Okay? So, yung iba, okay, sobrang baba, dito pinapatama. Pero yun po yung mga talagang veterano na sanay na sanay na. Pero for us beginners, ang ideal, what you call this, ang ideal hit point po kung saan patama ng tip ay just slightly below the top. O parang below stop shot. Stop shot kasi medyo dito eh. So, baba pa ng konti, dito lang po. And at the same time, hindi sobrang naka-jolt o nakataas. Dapat po level yung taco nyo. So, ibababa nyo yung hawak ng bat nyo. So, iba po kasi sobrang gigil, sobrang baba. Saka gustuhan nilang magpa-atras talaga at mapabilis yung pagpapa-atras at matutong magpa-atras ay so, sobrang binababa. So, ang tendency, pag tumamang ganyan, tatalon po yung cue ball. Okay? At yung iba naman, sobrang eager matuto o gigil na gigil matuto, nadyo-jolt. So, pag na-jolt mo kasi ganyan, pag na-jolt mo kasi yung cue stick, nalilimit yung power. Okay? So, ang importante po dyan, maluwag yung hawak mo sa tako at yung follow-through. So, dapat, ifa-follow-through mo para full power yung ibibigay doon sa cue ball. So, ang mangyari po niyan, pag tama dito, ganyan po ang direction dapat ng bola. So, diyan po yung step 1, mag-practice tayong tirahin ng bola without any object ball or cue ball. So, bola lang po yan. Kunin muna natin yung concept o yung process. Then, tsaka tayo magpa-atras. Okay? I'm sure excited na kayo. So, let's go right into the first step. So, step 1. So, marami po kasing sa magaling magpa-atras o malayo yung kayang ipa-atras. Pero, pag nagturo sila, wala silang capability na input into context yung kanilang technique o yung ginagawa. So, dito po, sa mga tinuturoan ko, ang unang pinagagawa ko ay object ball muna at tinuturo ko po kung saan patatamain yung kanilang tip. Yung tip po ay below middle. So, mas bababa lang ng konti sa stance shot o sa stop shot. So, ito po ay you're trying to place the object ball doon sa pocket. Kasi ganun din po yung same process na gagawin nyo sa cue ball when hitting an object ball. So, gawin nyo po ito. Bahala na po kayo kung gaano kadami yung bola na gusto nyong practicein para makuha nyo yung tamang technique at saka yung rhythm at patama sa bola. So, yan lang po. So, mas marami, mas maganda. And yung pangalawang step po, very simple, ay stop shot o stand shot. You did not be perfect kung stop shot talaga na hintong-hinto. So, makuha nyo lang po yung pakiramdam na you're hitting the cue ball below center. So, siguro mga 10 tira, okay na po yun. Kung gusto nyo, 20. Yan po, pwede rin. Ang mga pros po at yung mga magagaling, hindi po sila natutong magpa-atras consistently overnight. So, it took series of practice and hundreds of balls. Okay, lalo na po yung mga magagaling. So, I've heard one like Shane Van Boning na sobrang dami niyang tinitira kung atras-atras, follow-through. So, I'm sure ganun din po yung ibang mga pros mag-practice. They're hitting thousands of balls para ma-perfect. So, sumunod na step na to, ay yung BB draw shots. Ito po ay parang 2 feet away. Kung di nyo kaya ng 2 feet away, kahit yung 1 foot lang po. So, ma-feel nyo lang na nakapagpapatras na kayo. So, ang konsepto po dito, ang idea dito is tinitira mo yung training ball o yung cue ball na parang tinitira mo ay isang object ball lang. Yung sa ilalim. Okay? Yun nga lang po, may tatamaan na siyang object ball. So, pag nag-collide yung cue ball dun sa object ball, antimano,
Dahil yung momentum may paatras yung tira ng tip mo, papaatras din po yung mangyari sa cue ball. Kaya maatras yung cue ball. So yun po, pinakita ko doon ang mangyayari pag hindi kayo nagtisa at sobrang lalim ng tira nyo, tatalon po yung bola. So be mindful, dapat aware kayo at eksakto yung patama nyo just below mid-level or center ball yung tira nyo. Huwag sobrang baba po o huwag sobrang gigil. So guys, huwag masyadong mahigpit ang hawak sa bat at huwag masyadong mapuwersa. Hindi po ito nadadaan sa palakasan ng jolt o tira. Ito po ay technique, so yung follow through. Ayan po. So simple lang po, huwag kayong manggigil. Sundin nyo po yung step by step. Kung hindi nyo makuha magpa-atras, go back to step 1. Object ball muna kayo, i-shoot nyo muna na may momentum pa-atras yung bola. Tapos go to step 2, stop shot or stand shot. Then proceed to step 3 again. So ganun lang po ka simple. Ngayon, kung iibahin nyo naman po yung distansya going for 3 feet and 4 feet or 5 feet, so mag-practice po ulit kayo ng object ball. So parang pang malayo naman po. Yung kanina malapitan, ito po pang doon, yung po yung nasa kulay baba, sa baba ng kulay green na tapete. Doon po ang patama. So very important po to, huwag yung masyadong maliitin o pagtawanan yung step na ito dahil ito po yung magiging pundasyon nyo para makapagpa-atras kayo ng bola. So tingnan niyo po yung follow through. Ayun po. Yan. Practicing nyo yung follow through na yan. Dapat po ganyan yung forma pag kayo yung nagpa-atras. Yan po. So, i-follow through nyo. Huwag po kayong matakot kung tatalo. Kung tumalon, walang problema. Hindi tumalon. So, that means na alam nyo na kung saan iaangat yung patama ng tip kung tumalon siya. Okay lang po yun. Ngayon, try natin dito sa step na to, yung medyo stop shot din po, stand shot, pero malayo-layo na po, mga 3 or 4 feet na po ito. Actually, yung distansya ng object ball sa pocket, konting lihis lang po yan, hindi, mahirap i-shoot yan. Eh, what more yung papa-atrasin pa po natin. So, without going to step 1, 2, 3, mahirapan tayo mag-stop ball or magpa-atras ng ganyang kalayo. So, kinakailangan po, practice natin maigi, say, mga 10 balls to 20 balls. Kailangan ma-memorize natin. So, we're trying to do a longer distance ng atras na. So, wag po kayo mahiya sa mga nanonood. Kung meron katabi, kung yan, kamukha niyan, baby draw shot lang ang nangyari kasi may kalayuan po yan. So, pulso po ang isang factor dyan. Kung hindi po kayo madalas naglalaro, magmamanifest na mahina yung pulso. So, you need more or daily practice. Okay po. So, isang factor din po yan. Kaya po, napansin ko, kasi 2 years ago, medyo malayo-layo yung atras ko. Ngayon po, medyo, ayan, umatras naman po. One factor is also, kung mabigat yung bat mo. Kasi pag masyado pong magang yung bat mo, pwede mo laruin yung power. Recap muna tayo. So, start with the stop ball. Ayan. And then, kung memorize na yung stop ball, stand shot, baby draw shot 1 foot away. Ayan. After 1 foot, pwede kayo mag 2 feet away. Doing the same thing or the follow through. Ayan. Huwag po kayo mahiya kung baby draw shot lang o medyo support yung inyong draw shot. At least you're having a little progress in doing it. So, by and by, pag naging confident na kayo at alam nyo na yung patama, napakadali na po sa inyo magpa-atras. So, ito po mga 3 feet away. Yan. So, kung halimbawa pong you fail to na magpa-atras o ayaw matras, you can always go back to step 1, 2, 3, 4. So, huwag nyo hong madaliin. Huwag nyo i-jolt. Huwag kayong manggigil. Pawalan nyo lang po yung tako nyo, yung follow through nyo. At magugulat kayo, hindi pala po yun palakasan ng tira. It's more of the technique o kung saan yung follow through ng inyong tako.
So guys, ito yung sinasabi ko 2 years ago. I was able to draw a little more powerful than today. It's because magaang yung tako, isang factor is magaang yung tako. And at the same time, pag medyo madalas kayo naglalaro, medyo may kalakasan nyo yung pulso. Kaya magbibigyan nyo ng konting sundot yung pagpapaatras. Kaya iniisip ko po nung nire-record ko to, medyo hirap ako ng konti sa distansya sa mga malayuan. Yun po siguro, I need more playing time. Yan po, medyo malayo na po yun, mga 6 feet na po yata yun or 7 feet. Pero nakapagpapaatras pa rin. It's because yung mga time po to 2 years ago, medyo mga 3 days po ako naglalaro in a week. So guys, salamat sa panonood and I hope marami kayo natutunan o napulot kung paano magpaatras ng bola in just 30 minutes and being consistent. So iba po kasi natuto magpaatras, say, today, tapos after 2 days, nahihirapan na silang ulitin. Just because, syempre, natsambahan lang nila. Pero in this video, alam nyo na kung saan, alam nyo kung paano, you can go back to step 1 or step 2 para mag-training ulit. Kasi hindi naman overnight yan, talagang gagaling ka na, no? O malayo na yung papaatras mo. It's a work in progress. Ano po? So, lahat ng tira sa billiards, whether spin, follow through, or paatras, it's a work in progress. Okay po? So, please comment below if you want to say something. At doon sa hindi pa po nakaka-subscribe, please subscribe. At pwede po kayo mag-join para doon sa mga perks natin, sa future perks natin dito sa channel, pwede po kayo mag-join. That's 75 cents per day lang po. So in some ways, you can help me guys in my resources kasi personal resources ko lang to. So I can buy some tips for reviews, some yung mga mumurahing equipment so that I can give you ideas before you buy things over. So again, maraming salamat sa panonood. Share, like, and subscribe po. So good luck po sa practice and I hope gumaling po tayong lahat. Thank you very much.